kasi namin to on feet. Itong Harden BEX na binili ko sa Riverbanks nung nakaraan lang. So by the way guys, promote ko lang yung merch natin na prove them wrong. Available siya guys. Link ko sa baba yung Facebook ko para doon yung ako message kung may gusto mong order sa akin. So balik tayo dito. Adidas Harden BEX. So guys, bago tayo mag-start sa pag-review, bigyan ko lang kayo ng konting history about sa paggawa ng itong Harden BEX ni James Harden. Konting sa profile lang about dito. So itong Adidas Harden BE2, meron siyang elements na nagpapay ng tribute sa mga childhood friends niya. So makikita niya sa outsole na may pattern dyan na merong repetition ng apat na dots sa buong traction niya. Bukod sa linyang mahaba, meron din yung apat na tuldo sa traction niya na features doon yung mga childhood friends niya. So yung saan nga ba nang galing yung name na BE just sa sapatos ni James Harden? So yung BE na nakalagay sa sapatos niya ay nagre-refer yun sa motto niya na Brothers Through Everything. Iba namang sneakerhead, sinasabi nila na ang ibig sabihin daw ng BE is Bounce Edition. Pagdating sa cushion setup ng isang basketball shoes. So guys, punta na tayo sa gym. I-testing natin to on feet. So tara na! So guys, testingin na natin yung sapatos on feet. Review na natin. Sir. Uy! Ay, dun! Pre, hi ka sa vlog ko, pre. Vlog ko yun, pre. Sino yun? Si Taipa yun. Isa sa mga bossing ko dito. Boss Taipa. Pag binaligtad mo yung pangalan niya, ay, pag inaaway niyo ako, baligtaran niyo yung pangalan niya, yun ang mangyayari sa inyo. Ang init naman dito. Hindi, ano naman? Tinalas mo naman tabi mo, di ba? Okay lang. Thank you.
uwi na tayo, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa sapatos na to is yung lacing niya. Para sa akin ha, ewan ko lang sa inyo. Kasi, yung lace niya, garterize, which is hindi ko gusto yun sa mga sapatos. Yung nai-stretch yung, ay parang garter yung lace niya. So, ang tendency, ang nangyayari, natatanggal yung pagsintas ko. So, kailangan ko ulit siyang higpitan ng gusto para kumapit lang. Ako ha, sa akin kasi ayoko talaga ng garterized na lace. Pero sa inyo, baka gusto nyo. Sa mga taong ayaw din yung ganong lace yung garterized. Pwede nyo naman sigurong palitan. Bili na lang ngayon ng yung tela lang talaga na lace. Ganun. So, makikita nyo rin yung upper ng Harden B2 breathable para siyang sock-like fit para sa secure ng lockdown kapag naglalaro tayo ng basketball. Ito nga yung sinasabi ko guys na komportable ka ba, hindi ka yung parang pag natapilok ka masakit nalaga dito kasi may padding yung itong gilid ng sapatos, yung mukhang tawag dito, basta dito makikita nyo. So, punta tayo sa cushion. So, yung responsiveness ng Adidas Harden B2 niya, nanggagaling dito sa full-length na bounce cushioning sa kanyang midsole. Nagbibigay ito ng excellent amount of court feel while absorbing impact. So, para to sa mga mabilis kumilos na players, kagaya ng mga gwardiya. So, when it comes to traction, guys, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung apat na dot dyan sa traction niya is yung nare-represent niya yung mga kaibigan niya, childhood friends niya. So, yung traction naman guys, sobrang kapit niya kasi ako mismo, hindi ako naka-experience ng pagdulas man. Kahit medyo dusty yung floor nung naglalaro ako, hindi siya madulas. Kasi malalim yung traction niya eh. So, hindi ka talaga basta-basta madudulas dito sa traction nito. Ang ganda pa ng combination ng traction niya, parang mga lines and dots. Tapos medyo malalaki yung spacing, kaya hindi siya madulas. Then, pagdating sa lockdown, ito yung sinasabi ko. Itong Adidas Harden B2, sinusundan nga ito yung standard ng lace-up system. Yung shoelaces niya, makikita nyo, tsaka yung dila ng sapatos niya, na-adjust ba para makuha yung gusto mong fit na para sa paa mo. So, sa materials guys, itong Adidas Harden B2 flexible and breathable and knit upper. So, itong knit and upper niya, sobrang comfort ba. Nung pinesting ko sa paa ko to, din nilaro ko, ang sarap niya sa paa, na para lang ba akong nakasuot ng medyas na meron ng suelas, ganon. So, pagdating naman sa style nitong Adidas na to, okay siya sa lahat, except lang sa body pants. Dun lang siya hindi nababagay. Kahit na pang basketball shoes siya, pwede siya ipasok sa fashion, sa lifestyle, sneakers and all. So, that is all guys. Thank you for watching. If you like this video guys, please hit the like button. And kung hindi, syempre, thumbs down. Decision niya yan. And comment down below. Kung meron kayong mga gusto sabihin, babasahin ko yan. And subscribe to my channel for more. Thank you guys.